Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Okay, welcome sa ating programa sa One on One. Kamusta po mga kalalawigan? Ako po ang inyong lingkod si Chris Sanji at ngayong araw na ito, mapalad tayo. Kapiling ko si Dr. Cheryl Lantican, ang Public Health Chairman of Laguna Dental Chapter. Ma'am, Doktora, magandang araw sa iyo. Welcome sa ating programa. Magandang araw. Kamusta po ang Laguna Dental Chapter natin? Mabuti, sir. Mabuti. Sa ngayon po, madami po kami mga programa na kasi po ang Laguna Chapter, para sa kaalaman po ninyo, ito ay ang coverage from Binian hanggang Sinuloan. So we are composed of dental chapters po dito sa atin. So, each town? Yes. Okay. So eight. So Binian, Santa Rosa, Capuyo, Calamba, and so on. And we also have sa team yung government dentists of Laguna. Itanong ako, kapag ba namumuno sa isang organization, ilang taon ito? Wait, 2 years? 3 years? Dito po sa amin, ang tenure po per office is 1 year. Pero okay, as public health po, uupo po ako for 3 years. So this is the, I think, second year ko po. So iba pala yung public health chairman sa president? Yes, sir. Okay. So may president pa tayo ngayon. Yes. Sino yung president natin ngayon? Ang presidente natin ay si Dr. Lindley Guevara. Shout out. Shout from out. From Santa Rosa Dental Club. Okay. Yes, sir. Ano yung mga ginagawa natin pagdating sa mga public health awareness program ng inyong society? Yes, ang public health po natin programs ay nahati sa dalawa. Okay. So meron po yung mga ginaganap po sa eskwelahan, meron din naman ginaganap sa mga komunidad. Okay. So ito po ay medyo malawak, meron po kaming oral health promotion na iba-ibang platforms ginagamit. May social media, sa schools, sa families, sa mga barangay health centers. Meron din kaming campaign against illegal practice. Okay. Meron din kaming mga campaign for smoking cessation. Mm. So madami po malawak. Hindi lang kami nakatutok sa isa lang ng brushing or oral hygiene. Kasi we must remember, ang oral health ay nag-encompass ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Kasi dito lahat bumapasok. Yes. Kaya yes, lahat dyan nag-uumpisa. Kailangan mga kabataan natin yung awareness program. Naalala ko yung brush your teeth up and down. Yes. three times a day. So ginagawa pa rin natin yan hanggang ngayon. Yes po. Kasi po ngayon, mas matindi po yung aming oral health promotion. Kasi sir, para sa kaalaman din ng ating mga tagapakinig, base sa National Survey for Oral Health in 2018 po, sa Pilipinas, 7 sa 10 bata ay may sira sa ngipin. Lalong-lalo na ang majority nito ay sa edad na 5 to 12 years old. Gayun din naman, sa populasyon ng Pilipinas, 5 out of 10 Filipinos meron iba't ibang klaseng sakit sa gilagit at buto. Kaya po pansin nyo, dito sa atin sa Pilipinas, common pag medyo may edad na. Minsan early pa nga, 20s, 30s, di ba sir, nakapustiso na, ubos na yung ngipin. So nakakalungkot kasi talagang medyo mataas ang caries natin. And ang caries po, or bulok ng ngipin, is a form of disease, sir. Oh, importante talaga yun. Nalalaman din lang lahat na, uy, kailangan ko palang, huwag kayong matakot sa dentista. Di ba nung araw yun ang sinasabi? Nakakatakot kasi. Yung word nga ng ibang doktor, kakakalkaling ko yung bibig mo, ganyan. Pero ang totoo nun, importante din po natin na masigurado ang health
lalo sa oral natin. Yes, opo sir. Kasi dati, ginagawa kami panakot ng mga magulang, di ba? Sige, dadaling kita sa dentista pag ayaw mo makinig. So ngayon, we are trying to create an image na ang mga dentista talaga, we're more on the preventive side. So hindi na po tayo yung kung kailan na lang masakit, doon pupunta. Kasi di ba karaniwan, ganyan po. Kung kailan na masakit, pupunta sa dentista, kaya ang kalimitan, ang alam sa amin ay Dr. Bunot lamang. Well, hindi rin ano yan ha, hindi rin binubunutan kapag masakit ang ngipin, naalala ko yan. Kailangan pahuhupain mo yung may pamamaga, may inumin kang gamot, and then saka kababalik. At ngayon, hindi. Nung araw, hindi bunot lang eh. Ngayon, kailangan i-x-ray pa, nakikita yung mga ngipin eh. May mga nakalubog o yan nakaliko may kawit ano so ibang-iba na rin ngayon na, at iba-iba rin ang katawagan sa mga dentista natin ngayon may tinatawag na ortho something opo orthodontist yan. Opo kasi kami po dito sa Laguna chapter and most especially din sa Calamba City Dental Club kung saan ako nabibilang. Isa sa layunin din ng aming chapter at ng Philippine Dental Association yung itaas yung kalidad ng dental practice sa Philippines. Kaya po ngayon, yung iba, di ba may mga sir, may mga na-aksidente sa pagsimpleng bunot lamang, kaya nga may x-ray. And also ngayon, meron kaming tinatawag na collaboration or group practice. For example, merong surgical procedure, alam mong hindi mo, wala yun sa kakayanan mo. I-refer mo siya sa isang experto sa surgery. Or meron kang cases na akala natin simpleng braces lang, pero yung mga simpleng braces na yan, minsan nagli-lead to, imbis na maayos yung pasyente, mas nagkakaroon ng problema. So, pwede nating i-refer sa mga nagsispecialize sa orthodontics. So, hindi po hindi siya pwedeng one size fits all. So, meron din mga specialization. Importante rin yun eh. Kasi ngayon, sa online eh, di ba? Yung online na nakikita ko, kailangan din, nagkukonsulta kayo. May na mga bibiling braces na yes, through sir. Online. Ano ba ang awareness Opo. Program natin dito? Opo, sir. Ang Philippine Dental Association, Laguna Chapter, Calamba City Dental Club, pinapaigting po namin yung campaign against illegal practice. Now, unfortunately, sir... Part yung illegal practice eh, no? Yung pag-order sa online, sinasalpak mo sa bibig mo na hindi ka nagkukonsulta. Opo, kaya ang National PDA, talaga pong pinopromote namin na magkaroon ng magandang collaboration with DDI. Kasi sir, tignan mo nga, kahit ano ngayon, i-click mo lang, mabibili mo na, di ba? So, ganun din po yun. So, ngayon po, ang nangyayari, para sa kaalaman po ng ating mga nakikinig at nanonood po, no, Maritime Republic Act 9484 na ipinagbabawal na kung sino lang ang hawak sa bibig ng pasyente, tanging lihiti mong dentista lamang ang may kapasidad at may otoridad para humawak. Now, the moment na pumunta ka sa isang laboratorio, nagpasukat ka, gusto mo ng mga retainers na may design, illegal po yan. So, kaya po, yung mga kababayan natin, kung gusto nyo malaman kung sino lihiti mo, pagpasok pa lang sa clinic, kita nyo na yung rehistro sa PRC, ganun po. So, importante po yun, sir. Kasi yung iba, hindi nila alam na yung nagmamanage sa kanila, wala palang lisensya. At doon tayo aware, yung aware na aware sa ito, lalo ito mga kababayan natin, ano, na, oy, kailangan siguraduhin natin na lisensyado yung ating, license yung ating yes mga dentista. Yes po. Kasi kung minsan, nabubuko, pag nireklamo, yes. Ay, hindi naman pala kasali ito, wala pala itong lisensya. Yes. At minsan, matitikas din ang ulo ng mga medical assistant, yung mga nagiging assistant ng mga dentista. Parang yung nakikita ko sa mga complaint, yung mga naging assistant nila, pwede sila mag-order, nagsusukat ng ngipin, malpractice ba tawag ng doktora. So, kailangan, huwag natin i-tolerate yun. Nakamura ka nga, pero yung safety mo, at yung health mo ay nalalagay sa alanganin. Opo, kasi kailangan na din natin maalala na hindi lang kasi yung expertise yung tinitignan natin dito na wala siyang lisensya. Kino-consider din natin, sir, yung kalinisan ng dental clinic. So, syempre, kung hindi siya lehitimong dentista, minsan hindi siya ganun ka-stricto sa infection control. Kasi, sir, ngayon madami ng mga sakit na makukuha. Hindi lamang COVID, ha? Kasi minsan yung mga kababayan natin nagre-relax kasi feeling nila wala ng COVID. Hindi lang yun yung iniisip natin. Yung dental situation natin ng COVID, kamusta?
Ah, madaming mga restrictions, sir. So, yes. So, isa yun sa madilim na, na at mahirap. Even yung mga dentista ay yung kanilang PPEs, naalala ko. Hirap na hirap din sila. Ano, hirap na hirap na yung pasyente kami. Hirap na hirap din yung aming dentista. Siyempre, magsusuot ng gano'n. Oh, sir. Sobrang init. Eh, pag nagpapabunod ka naman, kahit naman aircon na, talagang papawisan ka ng malapot. Alam ko, hirap na hirap din sila. At medyo parang may mga times pa nga na walang magpunta sa dentista. Opo, opo, sir. Siguro dahil nabanggit ko na rin yung mga PPE kasi opo. Madami kaming mga nare-receive na inquiry ba? Nasasabihin, bakit wala na naman COVID? Bakit kayo nagsusuot pa rin ng complete gear? Now, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ito talaga ang standard, golden standard, na dapat protektado yung both patient tsaka yung dentista. Nagkataon lang sa Philippines, minsan nagtitipid. Ganyan, hindi. Pero sa totoo po, yung paggamit ng nararapat na mga protective equipment, yun yung magiging susi para ligtas yung pasyente at ligtas din yung dentista. Para kasi yung mga dentista, pag umuwi yan sa bahay, may pamilya yan. Ayaw naman natin na magdadala pa ng sakit. Naalala ko yung COVID na yan eh. Talagang pinahirapan yan tayong lahat eh. No? Yes. Actually, tumahimik ang mundo natin. lalo nang nagkaroon ng takot sa mga dentista noong itong COVID pala eh. Through saliva. Yes. Kaya kailangan. Talagang yung pag-handle mo nito maayos. Kaya buti naman okay na. Okay. Yung mga dental mission natin, medyo nagkaroon ng mga restriction pagdating sa mga medical mission, dental, libreng bunot ngayon. Yes. Bakit po, doktora? Opo, sir, salamat. Hatinanong mo yan. Lalo na ngayon, kaliwat kanan yung mga dental missions. Uh-huh. Ang Department of Health po ay naglabas ng moratorium. It's an administrative order stating that yung mga dental missions po natin, ibinabawal po muna yung mga dental extractions or anything that will entail yung pag-drill. Kasi po, yung pwedeng sumama sa hangin, yung ating viruses. Pwede lamang po mag-conduct ng mga dental extractions sa health facilities. So, pwedeng sa ospital, sa health center, kung ano man pong form ng health facility. Gone are the days na we do it sa mga, sa court lang, ilalim ng puno, ganyan. Kasi sir, ngayon, hindi lang naman yung dahil sa COVID eh. Kasi we are also alarmed because of the rising cases of HIV as well as hepatitis and other contagious viruses or diseases po. Kaya dapat, hindi pwede yung... Kasi minsan, dental mission, basta ka nalang sa isang sulok, lalagyan ka ng kurtina, o lalagyan ka ng takip lang dyan, magbubunot kayo. Opo. Although, yun ang ginagamit, pinapakuluan ang tawag doon. Thank you, sir, sa pagbe-mention nyo yan. So ngayon po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung mga HIV, virus, hepatitis, tuberculosis, hindi po yan basta lang sa pagpapakulo ng ilang minuto mamamatay. Hindi lahat nga ng autoclave ay merong ganun kalidad para mapatay yung viruses na yon. Kaya dapat talaga... So hindi pala agad nadi-disinfect pagka... Yes, kaya ngayon dapat sa ibang mga mission, sa mga nasa field ka, health facility, minsan nagdadala pa ng pressure cooker or autoclave itself para lang masigurado na yung susunod na gagamit o instruments, wala kang maisasali na sakit sa kanya. Pero hindi kaya ng alcohol, hindi kaya ng simpleng pagpapakulo o punas-punas method. Uy, mga nagde-dental mission dyan, ha? Hindi lang pala. Kailangan. Okay yan. Pogi points yan sa mga sponsor, di ba, yes, doktora? Yes. Pogi points yan sa mga gustong magkaroon ng mga mission, dental and medical mission. Pero hindi pala ganun kadali yun eh. Hindi, sir. Kaya alam niyo po, magandang pagkakataon dito para manawagan din kami sa mga gusto magpa-mission. Sana po sa Pilipinas, magkaroon tayo ng panibagong konsepto. We could be more preventive. Nakakatuwa sanang makita kung sa mga missions merong nagpapapaprophylaxis or fluoride treatment, silver diamine fluoride, oral health education para naman tumaas yung kaalaman din ng mga kapwa-Pilipino natin kung paano mangalaga ng kanyang kalusugang pagbibig po. Well, ang dental month natin, kung di ako nagkakamali, February. February ang ating dental month. Yes. At itong October ba? Itong September? Ano yung mga activity ng mga
society natin. Mm. Ngayon po, sa buong Pilipinas, tuloy-tuloy naman yung mga pag-cater sa mga school-based programs, community-based programs. Nandiyan yung 1,000 Days ni Baby Sir. Mm-hmm. Ang Calamba City Dental Club ay aktibo sa pagpunta sa iba't ibang komunidad. In fact, as far as Mabato, umaakyat kami doon sa pumumuno ng aming presidente ngayon, si Dr. Grace Era, at dinadala namin yung mga dentista doon at doon kami nagko-conduct ng preventive treatment such as fluoride application, silver diamond fluoride, at doon namin ine-educate yung mga teachers, parents, ganyan. So, meron din pong mga lugar like yung mga medyo abandoned children or iba't iba pang mga komunidad na pinupuntahan ng iba't ibang grupo din ng mga dentista. Nakakatuwa pala to sila, Doktora Era. Nakakarating na mabato. Ano? Ako, masipag siya. Opo. De, lahat naman eh. Yes, lahat ng mga na-meet ko ng mga naging club president ninyo, talagang nakita ko yung kanilang concern, lalo pagdating sa mga dental mission. Eh ngayon, bawal pala. Hindi pala ganun kadali. At kailangan may mga facilities na kailangan area. Halimbawa, sinabi naman ng barangay, meron naman dental clinic kami dito o may clinic kami, pwede naman i-provide. Pwede naman po yun, sir. Basta ang Philippine Dental Association ay nag-release ng outreach guidelines. Ano ba yung dapat set up? Ano ba yung dapat paglilinis? Infection control? Lahat po yun nandun. At alam naman yan ng mga members ng Philippine Dental Association. May napanood nga ako eh. Yung isang doktor eh. Bubunot siya, di ba? Tapos nagbibidyo pa siyang gano'n. napapanood ko lang naman, which is nakakatuwa naman, sabi ko ba? Nakakatuwa din naman. Diba nang nakikita ko yung mga pasyente, ay enjoy naman, nag-i-enjoy sila. And, yun pala, hindi pala pwedeng basta gano'n. At siguro magkaroon ng mga bagong policy. Sabi mo, Doktora, 2 taon ka ng public health chairman. Ano yung mga previous project mo? Yung previous project po namin, like sa Calamba, nagkaroon kami ng 3-year program for 1,000 Days ni Baby. So, hindi namin sila iniwan for 3 years. Okay. So, simula sa nasa sipupunan pa lang sila hanggang sa 2 years old. Ang goal po kasi ng 1,000 Days ni Baby, ito ay isang pinopromote ng Department of Health po. Simula sa napupunan hanggang 2 years old, dapat cavity-free. So, kasi yun yung formative years eh. So, yun yung dapat na ma-emphasize. Tapos, nagkaroon din po kami ng mga pagtuturo, hindi lamang sa... Di ba, sir, hindi ko alam kung estudyante kayo, kung ganun ba tinuturo talaga yung oral health. Pero nung term po namin, nag-create din kami ng mga educational materials sa schools, meron kaming workbooks, at sobrang in touch kami with the teachers at saka parents. So, ginawa talagang community effort po ito. Doktora Grace, naalala mo nung araw, tayo sa mga school, doon sa ating GMRC, Kudmora, na magdadala ka ng sipilyo at ng baso at ng toothpaste, di ba? Kasama doon, tapos may takip, iiwanan. Part nung ano eh, part nung training, ng elementary days. Home economics. Ang alam ko sa GMRC eh. Kasi yun ang una eh, di ba, GMRC? Anyway, basta at least meron na ginagawa nun ng gobyerno. At yung awareness program, ganyan nakataas. Itong another year mo, ano pa yung plano mo? Ngayon sir, kailangan ituloy-tuloy hanggang 3 taon yung mga adopted communities. Kasi nga, ang aming direction, hindi kami lipat. Okay. Kasi what we want is to... So, yung program mo, hindi patsa-patsa? Oo. Okay na kami dito. Lipat na tayo doon. Di ba, sir? Kasi paano ka makakakita ng pagbabago kung ikaw eh isang beses lang pupunta? Tsaka mapaalam ko rin po, no, ang Laguna kasi, simula nung ako po yung nag-presidente rin ng Laguna, na-approve po yung ating executive order. Okay. Merong Laguna Oral Healthcare Day. Okay. So, tuwing second Tuesday of February. So, sineselebrate po yan. So, sa araw na yan, nagsasama-sama lahat ng clubs ng Laguna. Tapos, sineselebrate namin yung tinatap namin yung schools. Minsan, daycare students. Minsan, high school students. Ganon. Para mas umingay ang oral health awareness.
events. Siguro by next year, February, gumawa tayo ng mga contest sa mga kabataan. Opo, sir. Oo. Opo. At ang team ay regarding dito sa ating oral health. Opo, opo. Malaking tulong, sir, yung kagaya ng mga grupo kagaya ninyo. Kasi ngayon, sir, di ba ang labanan na ngayon, social media. Oo. At kung anina, mas, medyo visual na yung mga tao ngayon eh. So mas appealing sa kanila yan. Kasi ako sa Red Cross, isa yan sa mga project din namin. Although yung mga mission namin, wala kaming dental mission, pero meron kaming blood mission. Ano? Opo, sir. At doon naman sa Eagles kami, ako bilang presidente ng Kalambanga Matikas Eagles Club, may mga mission din kami. Nagtataka nga ako eh. Hindi namin natatap nga yung dental mission namin ngayon. Na which is sabi ko, parang hirap mag-ipon ngayon ng mga ano. Parang walang masyadong kumagat. Dati pag sinabi, oh, join tayo, join project tayo, parang mabilis. Pero ngayon parang tama. May mga restriction siguro na hindi o hindi pala pwedeng basta ganun. Ngayon ko lalaman na hindi pala pwedeng basta ganun. At nalaman ng publiko na kaya pala wala masyado nagkakaroon ng dental mission kasi kailangan pala. Because of pagtaas mga problema natin regarding HIV, hepatitis, at yung pala, hindi lang pala basta kailangan napapakuluan basta, kailangan pala may mga talagang gadget para pamatay dun sa mga germs na yan, doktora. Yes. Okay, ano pa ang plano nyo for this year? For this year po, meron po kami, hopefully po, yung ating mga programa, ma-continue natin yung ating collaboration with the provincial office po. So, inaayos po natin yan kung paano magkakaroon ng maayos sa collaboration. And also, ngayon po, ang pinaka-aim, ang Department of Health, World Health Organization at PDA ay nagtutulong-tulongan ngayon. Kasi po, nagkaroon na ng first ever strategic planning for oral health in the Philippines. So, nangyari yan 2 weeks ago in Clark 5 Day. So, ang inilingkod po ay naging representative ng PDA. So, ngayon, sir, may tinatawag tayong 70-20 vision. Okay. So, sa ito po ay hango sa Japan. 70-20 vision. Yes. Okay. Sa Japan po, ang goal nila, pag 80 years old ng pasyente, may 20 ngipin pa. Okay. Eh dahil sa Philippines, medyo mas ang ating mortality rate ay mas mababa compared sa Japan. Merong 70-20. Ang goal ay pagdating ng 70 years old ng pasyente, meron pa siyang 20 healthy teeth. So yan po yung inaayos ngayon na konsepto na kung paano from sinapupunan hanggang all throughout the life stages ay maalagaan natin yung ayun. Kaya so, mahaba-habang proseso. Mahaba-haba pang gagawin natin. Siguro, doktora, magprograma ka na nga lang dito sa cable. At sarilinin nyo na yung isang oras sa programa para marami kayong gagawin dito. At least meron kayo, kada bayan nyo, magkwento sila ng mga activities nila, mga plans and programs nila. And then, yung mga activity na ginagawa nila sa community, apay gawin. Ikaw na siguro pwedeng tumayo dyan, ah, doktora. Yung mga susunod natin panahon. Anyway, doktora, baka may gusto ka pang sabihin sa public narito pagkakataon. Ay, wow. Shout out muna sa lahat ng ating mga kadentista kabagang dyan. Maraming salamat po, sir, sa pagkakataon nito. Paalala lamang po sa ating mga kababayan na ang mga dentista nyo ay hindi Dr. Bunot lamang. Marami po tayong maaaring gawing preventive measures upang maalagaan ang ating mga bibig. At isang munting paalala rin po, tayo tumangkilik sa mga lehitimong dentista lamang. Huwag po tayong tumangkilik sa mga DIY o sa mga nagpapanggap na dentista o gumagawa ng mga postiso sa laboratorio lamang. Isipin po natin na ang ating pangkalusugang bibig ay parte ng pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. So, yun lang, sir. Ayan, thank you Dr. So Cheryl at kay Dr. Grace Era. Maraming salamat sa bumubuo po ng, ano, ng Dental Association sa Laguna. Nandito lang po kami. Partner niyo po kami sa social media, sa TV, sa lahat ng platform para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Importante po ito. Hindi po ito dapat pinagwawalang bahala sapagkat ito ang pinagdadaanan ng mga pagkain papasok sa ating katawan. Ito ang nagdadigest eh. Ito muna eh. Apo. Ito muna ang nag-handle na ikakrush muna yung mga pagkain, papunta sa body natin. Kaya importante. Ito ang pinaka-gate eh. Gate ng ating katawan eh, ng mga pagkain. Pasok
at para makuha natin ang mga bitamina at mineral sa ating mga pagkain. So sa akin pong pagbabalik, makakapiling natin si Dr. Cortez, ang ating pong Assistant Provincial Veterinarian. Pag-usapan natin yung problema po natin sa swine flu sa Laguna. Babalik po ang One on One. Okay, welcome sa ating programa sa One on One. At kapiling natin ang ating Assistant Provincial Vet, si Dr. Michael Cortez. Welcome sa ating programa, Doc. Good morning, sir. Good morning po sa inyo lahat. Kamusta po ang veterinary office natin? Medyo busy nga lang tayo ngayon. Problema tayo may sa amin. Kaya sa swine industry, kaya talagang kailangan medyo vigilant tayo ngayon. Kailangan tutok, ano? Sa Calabarzon tayo, pinakang least affected sa African swine fever. Paano pa nasasabi na may problema tayo? Ito ba ay nagkakaroon ng datos? Nire-report ba ito? Para naging proseso? Para masabing dumaranas tayo ng problema nito? Actually, nangyayari kasi dyan, yung mga farmers, meron silang, nagre-report sila sa mga municipal agricultural officers. Bukod sa meron kami tinatawag na BBO, Barangay Biosecurity Officer. Okay. Yun sila yung mga nagmamalaman sa mga barabarangay. Lalo yung may mga backyard, Usually talaga kasi ang Provincial Veterinary Office ay nagkikater talaga sa mga backyard cases. Okay. So yun ang trabaho nila, magmanman doon sa mga backyard cases sa mga barabarangay. So doon kami kumukuha ng mga datos o yung incident report. Pag meron kami narinig na chismis, pinapatulan namin yun. Ay, pala ma-request mo. Sa kababuyan yun. Sa kababuyan. Okay. Itong African swine fever, kamusta? Ano ba ang may dulot nito sa atin sa lalawigan? Actually, viral disease yan na sabi nga, African swine fever, swine, ibig sabihin baboy. So, baboy lang kinatamaan yan. So, nagsimula siya sa Africa, sa mga wild boars. And then, eventually, nag-penetrate siya sa mga commercial farms sa Africa. Incidentally, dahil nga sa technology, yung travel natin, very convenient, yung mga airline, mga pagkain nila galing Africa na hindi nila alam, sa clinically infected na pala yung kanyang kinakain, pinapakain. And then, dinidischarge nila yung food waste sa Europe pagbaba nun. Kaya nag-penetrate sa ibang country, outside Africa. Tapos eventually, doon na nagdaan yung kumalat yung infection through importations ng mga frozen meat. Ang hirap kasi sa African swine fever, nagpe-persist siya sa mga frozen meat. Okay. Meron kasi mga... So, nag-i-stay sila? Ibig sabihin, merong mga baboy na wala pang pinapakitang sintomas pero nag-harbor na sila ng virus. So, napaprocess yun, napaprocess. Yung virus nagpe-persist sa frozen meat, pag niluto, hindi kasi basta pwede makapatay ng simpleng luto yung virus. Kaya yun, yung mga food waste, yun ang nagkakalat ng virus sa iba-ibang lugar. Na-transfer ba ito sa tao? Hindi. Specifically pang ano lang yan, sa baboy, iba-ibang lahi ng baboy. May wild, may domestic, sa iba-ibang lahi. Tapos, ang hirap kasi dyan, meron kaming tinatawag na sa clinical cases na wala silang symptoms pero nakikerry ng virus. Kaya yun ang nakakatakot. So talagang naghihipit kami yun sa mga pagtatransport ng hayop. Kasi nga, iniwasan na namin talaga. Actually, wala kasing gamot dyan . Pag tinamaan yung isang facilities at yung facility na nag-aalaga ng baboy, sunod-sunod na yan. Mamamatay siya. Wala pa kaming reported case ng nag-survive. So, hindi mo maitatago. Pero kung makailan, Doc, may sinabi ang national government para sa mga vaccine narinig ko sa balita. Merong ginagamit ngayon, ang pilot ay sa Batangas, pero eventually, roll out na sa mga commercial farm. Pero nasa final stage pa ng testing. Okay. So, hindi pa siya ganun ka
hindi pa siya aprobado ng FDA. So testing stage pa lang tayo. Kaya medyo mahirap magpapakuna kasi nga ang daming requirements bago ka makapagabay ng bakuna. Okay, pag-usapan naman natin yung mga nag-aalaga ng baboy sa Laguna. Na-report, may ASF, na kumakala, and then alam ko humina ang benta ng mga hag-raisers natin. Bumaba ang consumption kasi demand nga ay kumonti kasi natatakot nga ang tao. Kasi means marami tayong mga misinformation na nangyayari. Sasabihin na baka mahawa ang tao. Pero basically, hindi siya nakaka-affect sa ibang hayop. Pangbaboy lang siya. At saka, so, ibig sabihin mo, kapag nakaito ng tao, walang epekto sa tao? Wala epekto. At isa pa, kung infected na talaga yung baboy at nakarating ikinatay, hindi mo rin maitatago kasi guwano, isa sa symptoms ng sakit is yung internal bleeding sa muscle. Okay. So pag kinatay mo yung baboy na may ASF, mas mabilis siyang mabulok, guwano, hindi siya napadugo. May yung muscles niya may dugo talaga, may discoloration. So hindi mo talaga matatago na kung yung pork na kinatay, yung baboy na kinatay, mayroon ng symptoms ng ASF, hindi mo matatago. Hindi siya bibilit talaga. Unlike yung mga cases ng mga hayop na sinasabi nga may subclinical, may infected na siya pero walang symptoms, yun ang delikado. Pero yung basically baboy na infected ng ASF, kahit kainin ng tao, pero namin nire-recommend yun, hindi makakahawa sa tao. Sabi mo kanina sa Calabarzon area tayo ang pinaka-least na tinamaan itong ASF. Considering naman, ang pinakamataas yata ay ang Lalawigan ng Batangas. Ano ang naging pagbabantay natin? Kasi katabi lang natin halos lahat ang Batangas eh. Actually, nakipag-coordinate na kami sa lahat ng munisipyo, lalo na yung mga border towns. Plus, nag-usap na lang kami ng PNP para magsiset ng mga local checkpoints sa mga borders. Ang hirap kasi pag naglagay ng taong Municipal Agricultural Office o City Veterinary Office, mas efficient sila kung may kasamang PNP. Kasi may mga resistance talaga. May isa, maraming mga tumatakas. Pero so, coordinated yan. Bukod sa Provincial Veterinary Office, ang Provincial Government, pero tayo minimaintain sa Mabita, lahat ng munisipyo sa border towns na Laguna, may mga checkpoint dyan in coordination with the Philippine National Police. So ano kailangan nila kapag na-checkpoint sila? Kayo matatakot. Yung mga negosyante, nag-aalaga ng baboy, kung confident naman kayo na maayos ang inyong tinatransport, usually, Doc, ano ang hinahanap doon sa mga checkpoint na yan? Yung shipping documents. Una-una, kailangan yung nagbibiyahe ng mga baboy, lisensyado ng Bureau of Agri Industry. Yung sasakyan at saka yung tao. Animal shipping transport carrier kung tawagin. Registered sila. Pangalawa, kada biyahe, kumukuha sila ng shipping permit. Okay. Una-una, bago sila makakuha ng shipping permit, kukuha muna sila ng area certification. Mula sa munisipyo, yung Municipal Agricultural Officer magse-certify na yung baboy na pinagkuhanan ay walang sakit. Okay. Yun ang magiging requirement namin para mag-issue kami ng veterinary health certificate at saka ng shipping permit. Kung commercial farm ang pagkukuhanan, mayroong veterinary health certificate nila, pirmado ng pangalan ng farm veterinarians. Tapos ang government veterinarians naman magkoconcard sa veterinary health certificate with corresponding mag-issue ang provincial veterinary office or ang city veterinary office pwede mag-issue ng shipping permit. Yun ay per shipment. Kumbawa, bibiyahe yung sa farmer ng sampung baboy, meron siyang dokumento, mahahanapin sa shipping sa checkpoint yun. Pero hindi nyo pwede yung gamitin yun para sa inyong shipment. So one time lang pala yun? One time lang yun. So kada biyahe, kukuha sila ng shipping document. Yun ang mga nahuli namin sa checkpoint. Mga nire-recycle nila yung mga shipping document. Ano ang kaparusahan kapag nahuli, oy, nagpipigay ng documents, falsification of public documents? Kung ipoporso mo kasi yung case, ano yun, falsification of public documents, yun. Pero aside from that, wala nang ibang batas na nagsasabi na ano eh. Kung apparently healthy naman yung baboy,
return to origin yung tawag na BTO, back to origin, or kung may symptoms na pinakita yung baboy, ano yun, i-co-condemn yun. Susunugin o ibabaho na lang yun. Yun ang next question ko eh. Kung doon sa mga checkpoint na yan, may nahuli tayo, may nakita tayong may mga symptoms na may kaduda-duda itong mga baboy na to, ano ang next move na gagawin during doon sa checkpoint? Yun nga, ayan na eh. Kung kaduda-duda talaga, symptomatic si may kita ng symptoms suggestive of African swine fever, ano na yun, immediate pa ano na yun, confiscation and i-co-condemn na siya. Pero kung wala ang document, pero apparently healthy mga baboy, usually kinukuha pa ng sample nila. Kinukuha, naka-impound yung sasakyan, kinukuha na ng blood sample upon testing ng laboratory at negative, back to origin. Back to origin siya, or minsan nga, dinodonate na lang sa mga, ano, sa mga institusyon. Pero pag nag-positive siya, condemnation yun. Talaga, binabaw. Minsan, ewan ko, sa national NCR yata, ini-impound pa pati yung sasakyan, tapos kinakancel yung kanilang transport carrier permit. So, yan din naman, at kapag tayo na-confiscahan yan, naku, kailangan sumulit tayo sa, ano, sa proseso. At mabilis lang naman eh, ito. Actually, ano nga, ang provincial Laguna kasi may ordinance na may minimal fee. Ang bayad namin, ang singil namin ay ano, 5 pesos per rubong baboy. Ang minsan kasi yung mga shipper, ang ano, ayaw nilang maabala. Gusto nilang dire-diretso na lang. Oh. Eh, lalo silang maabala kung kompleto ka ng shipping documents. Okay. Si Provincial Vet niya, ano ang ginagawa? Paano matulungan yung mga naapektuhan? Siyempre, yung mga hag-racers natin, naapektuhan din sila. Actually, ano ang ginawa sistema ngayon ng Provincial Vet? Una-una, yung information campaign. Okay. Kailangan i-inform mo yung mga farmers kasi nagpapanik sila eh. Okay. So, inform mo lang sila na ito yung sakit, itong sintomas, so nang dapat yung gawin. Una-una, sa walang gamot yan. So, pinakang depensa natin dyan yung biosecurity. Lalo-lalo na sa mga backyard racers. Commercial farms, hindi na problema yan. Ano yan eh, confined yan, mayroong mga biosecurity measures. Ang backyard racers halos wala. So, in-inform namin sila, at least for this point in time, actually dapat yan lagi. May suplado ka dapat. Unang-una, kung anong damit mo galing sa labas, kung saan ang loob ng ulungan ng baboy mo. Kaya at least man lang magpalit ka ng tsinelas. At huwag ka magpapapasok ng ibang tao sa ulungan mo. Lalo-lalo na yung mamimili. Yung mamimili kasi ng baboy, pati-pati-pati yan. So, kung pwede siya maging vector. Kaya yung sasakyan niya. So, yun na, ang number one, first defense kasi natin sa African swine fever or anything na infectious diseases, biosecurity. Para pala ano yan? Para sa COVID din. Para COVID pala. Ano po, pagka wala papasok ng bahay, maglinis ka muna. Oo, ganun din sa ano. Kaya dapat yan, maingat tayo kasi pagkain ang pinag-uusapan dito. At ang Pilipino, mahilig sa pagkain ng baboy, no? Kaya ang hirap din kasi ngayon, dahil doon sa panic ng ibang farmers, takot na tamaan sila, nandiyan sila, nagbebenta ng baboy ng murang halaga. Naka-epekto noon, eventually, 3 to 4 months from now, parang naroon na ng epekto niya na yung supply natin bababa. Kasi karamihan ng iba nagbenta ng breeders nila sa tao. So nagpanic. Oo, iba nag-aalaga na. So hindi na, nagkaroon ng awareness agad na hindi naman kailangan gawin natin yan. At kung ano, ang importante dyan, Doc, bantayan lang muna yung mga baboy natin. At i-secure natin, kung wala naman tayo nakikita ng symptoms, i-secure natin yung ating mga alaga. Sa pamahalaga nga pala, yung ano, gusto ko ipaalam sa mga farmers natin na if ever, hopefully hindi mangyayari sa kanila na sila ay magkakaroon ng symptoms o suggestive ng baboy nila suggestive na African swine fever. Itaka maganda po is i-report nyo kagad sa Municipal Agricultural Office o City Veterinary Office para ma-investigahan po kagad. Kasi meron po programa ang Department of Agriculture in Indemnification Program na pag tinatawag ng depopulation, nagkaroon ng kaso yung baboy nyo na may namatay pero may buhay pa, kailangan namin patayin para hindi na kumalat yung baboy, yung papatayin, babayaran ng gobyerno yun.
Hindi yung namatay. O, linawin ko lang. Pag namatay na yung baboy, dahil sa sakit, hindi na po mababayaran ng gobyerno. Pero kung may natitira pang buhay, at yung gagawin namin magde-depopulation kung kami doon sa facilities nila para hindi na kumalat yung sakit. Eventually, mamamatay din naman yun eh. Babayaran po yun ng gobyerno, ng Department of Agriculture. Yung pong mga maliliit, mga grower, 4,000 po yun. Ah, tama, 4,000 bawat ulo. Pag yung fattener na siya, 8,000. Pag inahin o barako, 12,000 po. Yung po ay kung isa-sacrifice natin sila. Buhay na isa-sacrifice. Pero pag namatay na po yun, hindi po mababayaran. So, mahanap po yung kahalagahan ng ano. Pag may sintomas, report ka kagad para may abuting buhay. At least may mga ma-recover ka. Kaysa itatago mo, eventually mamamatay din. Wala ko makukuha. Yun ang question na lang. Safe bang kumain ng baboy sa Laguna? Safe po. Hindi wala po, ginagarantiya po na ating mga municipal meat inspectors. Nakikipag-coordinate po kami sa lahat ng katayan dito sa Laguna na lahat po ng mga baboy na kinakatay sa mga slaughterhouse natin sa Laguna is certified ASF. Yun ang importante marinig natin. Kapraso na lang, industriya ng manok, kamusta sa Laguna? Okay po. Wala tayong problema. Wala tayong kaso ng bird flu or avian influenza. Hopefully, it will maintain that way. Kasi alam mo yan, Papasko, no? At yung mga pagkain yan ay yan ang laging binibili ng ating mga babayan dito sa Laguna. At ang ating pong mga pag-alaga ng ito sa backyard, isa yun sa dapat na binabantayan ng ating pamahalan. Siyempre, negosyong maliit din yung ating mga babayan eh. Maliit pero maliit na malaki. Oo. Pag-alaga ka lang ng ilang dito. Actually, lahat po na sa baboyan po natin, 70% ng baboy na kinakain natin galing sa backyard, 30% ang galing sa commercial. So po, alagaan natin yung mga backyard raisers. Safe po sa Laguna. Yan po, maraming salamat kay Dr. Michael Cortez, ang ating Assistant Provincial Veterinarian. Lagi po tayo, siyempre, kailangan din, nagpamatching din tayo, may pakialam din tayo sa ating barangay. At huwag tayong basta maniwala sa mga chismis yan. Ulitin ko, safe po kumain ng baboy sa Laguna. Babalik po ang wala niya. Sa ating mga babayan, magpalain po tayo. Okay, welcome back sa ating programa. Kapiling natin si Attorney Marx Delmo, ang ating election officer. Siya po ang ating resource speaker for today. Kamusta po ang ating Comelec Laguna ngayon? Mabuti naman po. Actually, ngayon yung last day for registration voters. As expected, maraming. Tatagsakin. Hanggang anong oras today? Hanggang alas 3 po. Hapon. Cut off. Pero kapag nakapila kayo, within 30 meters, doon sa alas 3, tatapusin. So habol pa kayo. Alam mo yung mga Pilipino, gusto lagi sa last minute, ipaparehistro eh. At kamusta naman ang turnout, Tony? Turnout po, relatively, compared sa 2022, mas konti po yung pumipila for registrations natin. Last 2022 national local elections, talagang ang haba po. Sa ngayon po, hindi ganun karami. Ang tinitingnan po namin, mahal na apekto po yung pagbaba ng Comelec sa mga barabarangay beforehand. Ganun yun, barabarangay din eh. Napakaganda ng apolog sa atin. Attorney, bukas ay simula na ng pagpo-file ng mga certificate of candidacy. Nakahanda na ba ang Comelec natin? Ready na po ang Comelec natin for filing. Sino ba ang nasa natin pagpa-file tomorrow? Tomorrow po, buong bansa po yan. Except for the warrant. Lahat po ng senators, congressman, provincial, and LGU po natin, cities, municipalities. Magpa-file po sila ng kanilang certificates of candidacy. Or tinatawag po natin na COC. Ito po ay mula October 1 hanggang October 8. Pag-usapan natin yung city and municipal. Sa city Comelec, ang mga sa city and municipal Comelec natin,
Ang magpa-file lang dito ay running for councilors, councilors, vice mayor, and mayor. Correct po. Tama po. Yung pong mga congressman, yung mga kinatawan po natin, gobernador, saan po ito nagpa-file ng candidates? Ang ating pong mga kinatawan for congressman, and after ang ating pong mga provincial candidates, dito po sa office, sa provincial government po, office na ito. Except for our congressman sa mga lone districts, okay, which is Santa Rosa, Calabar, and sila po, Santa Rosa, Calabar, Union, lahat po ng lone districts po sa city po. So yung mga lone district natin, ibig sabihin yung mga nakaupo niyong congressman, hindi na pupunta sa probinsya. Kayo ay nasasakupan sa filing ng certificate of candidacy dyan po sa ating mga COMELEC sa city at sa area niyo, yung lone district niyo. Okay, yung mga national position like senator, hanggang senator lang pala kayo, party list, saan po sila nag-file ng candidacy? Sa main po. Okay. So hindi po pwede dito sa lalo. Okay. Sa main po sila. Eh sabi ng sa kandidato, taga rito ako, gusto ko dito mag-file, hindi pwede. Well, the rule is, kami po sa COMELEC, ministerial yung duty. Okay. Ang titingnan lang po namin dyan is the four corners of the COC. If it is fully filled out, hindi po namin titingnan talaga yung mga kalaman doon. And if pinasa po sa amin yan, we are duty bound to accept it. But the rule is, if it is filed sa wrong venue, will be deemed not filed. So kung ipipilit po na dito sa amin i-file, yes, tatanggapin po namin yan. It will be deemed not filed. Basta doon lang kayo, pupunta lang kayo. Oo. Okay. Yung certificate of candidacy, syempre, check po yan. Ano tayo din yan. Tony, bigyan mo ako ng briefing. Ilang mga piraso ang kailangan i-prepare ng ating mga kandidato. Yes. So meron po tayo, ang requirement po natin is that we have five copies po. So lahat po yun, punta sa atin, palatakan po sa inyo dyan ay receiving po natin. Also, ang chine-check lang po talaga po namin sa COMELEC is if it is fully filled out. Kung pirmado po ba siya nung kandidato, kung meron po ba siyang box stamp, notaryado po ba siya, and meron din po siyang future. Other than that, and kung kompleto po yung address ng mga kandidato. Other than that, ang tinitingnan na lang po namin kung fully filled out siya, yung mga blanko dapat may NA na application. NA, not applicable. Attorney, narinig ko si COMELEC Commissioner, sabi niya, hindi napapayagan yung mga alternate na yan. Correct. So, nangyayari po yan before. Okay. Pero sa ngayon po, wala nang surprise ang mangyayari. Ang ating pong substitution na tinatawag ay hanggang October 8 lang. Okay. So yung withdrawal and substitution, yung voluntary withdrawal and substitution po, hanggang October 8. Both for national and local election. Correct, sir. Although yung pong substitution natin na tinatawag, technically pwede pa rin po siya even after the filing of the COC. Pero only on grounds of death and disqualification. Pamaliwanag yan, ha? Hindi parang artista, ha? Ulit mo, ha? Ikaw ang kakandidato, ikaw ang aming pambato. Hindi na pwede yun ngayon. Kapag lang po namatay, na-disqualify ng COMELEC. At isang ewan ko bakit pinaglalaro minsan ang ating certificate of candidacy na nabubulay yung ating mga pamato. Anyway, maliwanag ang instruction ng ating COMELEC na, hoy, hindi na pwede yan. At mayroon ang mandato na susundin tayo para ating mga kabayan, hindi na sila nalilito. Okay. Speaking, hanggang October 8. Speaking of tarpaulin, attorney, nagkalat na mga tarpaulin, malalaking tarpaulin, pakipaniwanagin nyo nga po kami dito. Correct, sir. Lalo na dito sa Laguna. Mm-hmm. Parang nagulat ka from Cavite. Yes, sir. Dito sa Laguna, parang election season na talaga. Mm-hmm. Talagang, kita mo na yung mga aspirants po natin, pati yung kanilang mga gustong takbuhang posisyon. At the end of, on our end, sa COMELEC po, lahat kami magagawa pa rito.
pinasapot ng Supreme Court yung sabi natin jurisprudence, Pinera versus Tomelec, wherein ang sabi po doon, a candidate, even if nag-file siya ng certificate of candidacy, will only be considered as a candidate during campaign period. Ibig sabihin po, election offenses would not be applicable to them until the campaign period. Pero, we are not without recourse naman. Ito pong mga tarpaulins na ito, if they are in violation of environmental laws or local ordinances, they could be taken down. Pero, kung ito po ay nakapost sa private area, it is considered, as stated by the Supreme Court, as an exercise of free speech. So, hindi pinag-usapan yung laki o liit ng mga tarpaulin. Basta ito ay nasa mga pampribadong lagayan. Alam niyo, hindi pwede natin lagyan ng mga tarpaulin. Yung mga puno, ano po yan? Di ba kas po yan? Yung mga lamp posts na alam ko. May mga city ordinances yan, municipal ordinances na ginawa para sa mga ganyan bagay. Pero maliwanag, attorney, pwede. Pwede pala. Lalaki pala eh, no? Okay, so yung pala malalaking billboard na nakikita natin sa highway ay aprobado rin. Pwede rin hindi tanggalin. Totoo po. It's an exercise of free speech. Kasi dati no, nag-iisip tayo na, uy, hanggang ano lang yan. Once na nag-file ka na candidacy mo sa October 1, dapat alisin mo na yan kasi official candidate ka na or ito ay... Yes, sir. Oo. Actually, sir, yung rule na yan, itong Pinero versus Comelec, it refers to national election na automated. Kung mapapansin po natin, yung huling barangay and SK election, our rule is that once nag-file ka ng COC, you'll consider the candidate. For BSA, bakit po yun yung ruling po namin? Kasi yun po Supreme Court decision only refers to national election na automated. Ito, barangay and SK election, yung barangay and SK election ng company plus hindi siya automated. So, we were given elbow room, no, para to interpret na candidate ka lang. Candidate ka na once you file COC. But again, just to reiterate, for the purpose of 2025 national and local elections, an aspirant will only be considered as a candidate during the campaign period. Kailan ba campaign period? Matagal-tagal pa ito. Pero alam nyo, pag kandidato ka at nag-file ka na ng candidacy from October 1 to October 8, di kandidato ka na. Magastos na yan. Iimbitahin ka na sa mga konsyuna. Lahat, kasal, binyagan, birthday, at lahat pupuntahan natin. Para siyempre, makapagsabi rin tayo na tayo ay may planong lumaban sa ating nasasakupan. Attorney, yun po ating pong kahandaan sa mga uupo sa election natin. Ano, yung mga election officers natin, yung ating pong mga tinitrain. Nasa ang period ito, Attorney? Ongoing po siya, no? But we are expecting November, December hanggang early next year yung pong trainings po natin. Actually po yung ating pong automated counting machines or ACM. Tuloy-tuloy po yung delivery po sa atin and then in siguro po the following months we will be trained on how to handle it. So ganyan yan. Ngayon busy na kayo eh. Sunod-sunod po yan. May training sa mga teachers, may training sa mga watchers, mga ganyan eh. Kasama po yan. At siyempre, gusto na rin namin kayong pasalamatan in advance. No? Siyempre, yung ating mga Comelec officers natin, mga teachers natin, yung mga umuupo sa election na kung minsan, siyempre, pagod na pagod din yan. Lalo sa bilangan, eh, hanggat hindi na puproklama ang kandidato, hindi pwede mamahinga si attorney. Attorney, nasa iyo pagkakataon para sa ating mga kababayan na himukin natin sila para sa isang maayos, fair, and honest election. Maraming salamat po. Para po sa lahat ng ating kababayan dito sa Laguna, today po, September 30, yung last day of registration po. Please,
pumunta, yung mga hindi pa po rehistrado, pumunta po tayo sa ating family registration sites para po tayo makapag-rehistro at para po sa darating na Mayo 2025, tayo po ay makapag-exercise ng ating right po. Attorney Marx Nicolaiden po, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras. Babalik po ang ano. Okay, maraming salamat po sa mga nakapanayam ko sa ating programa ngayong araw na ito kay Dr. Cortez ng Office of Provincial Vet, sa ating pong Calamba City Comelec Chair, kay Attorney Marx Delmo at kay Dr. Lantikan. Maraming salamat po sa pagsama sa inyong lingkod. Importante po, nalalaman natin itong mga bagay na ito sapagkat malaki ang may tutulong nito sa ating mga kababayan, makakatulong, pati po itong mga non-government organization na tumutulong nang walang hinihintay na kapalit sa ating pong mga kababayan. Ako po, ang inyong lingkod, si Chris Angie. Pagpalain po tayo ng pamayang.